Mapagpalang araw po mga kapatid kay Kristo. Kumusta po kayo? Dalangin ko na naway na sa mabuti kayong kalagayan. Mga kapatid, blessed Tuesday po sa ating lahat. Tayo po ay magpatuloy sa buhay na pinagkaloob ng Panginoon. At mahalaga na araw-araw ay nag-aaral tayo ng salita ng Diyos. Ang ating Bible text sa ating morning devotion sa umagang ito ay matatagpuan po sa aklat ng Genesis chapter 38 verses 1 hanggang 30. Genesis chapter 38 verses 1 hanggang 30. Makita natin sa ating teksto ang kahiyahiyang kasaysayan ni Huda sa apat na kadahilanan. Una po, ipinapakita nito ang kawalan ng kabanalan ng panahong iyon sa lungat sa banal na buhay na ipinakita ni Jose. Pansinin ang pagkakaiba ng mga ito. Si Huda ay nagpunta sa Adulam. Si Jose ay ipinagbili ng kanyang mga kapatid. At si Huda ang nagsabi sa kanyang mga kapatid na ipagbili si Jose. Pangalawang makita natin, ipinapakita nito kung bakit kailangang iwanan ang pamilya ni Israel o ni Jacob ang Kanaan at pumunta sa Ehipto. Kung nanatili si Israel kasama ang mga taga-Kanaan, maaring nawala ang pagkakilanlan ang kanyang lahi dahil sa pag-aasawa at pakikahalubilo sa kanila. Sa Ehipto, hiwalay ang mga inapo ni Jacob sa mga Ehipsyo kaya sila ay naging isang bayang bukod tanging na katalaga sa Diyos. Pangatlo mga kapatid, ilalarawan nito na ang mga kasalanan ng bawat isa maging ng mga kilalang tao sa plano ng Diyos sa kaligtasan ay lubusang mahahayag. Ang apat mga kapatid, ipinapakita nito na ang pamumuno sa bayan ng Diyos ay napupunta sa mga nagtataglay ng marangal na pamumuhay. Si Jose ay matapat na sa Diyos at sa kanyang mga kautusan. Samantalang si Huda ay nabigo sa pagsunod, sa gayon ding pamantayan ay pinatutupad sa bagong tipan para sa mga itinalagas espiritual na pangunguna. Ang challenge po sa ating lahat mga kapatid sa umagang ito ay mamuhay tayo sa presensya ng Diyos, mamuhay tayong marangal at sundin ang kanyang mga utos. Amen at amen. Mga kapatid, God bless you all and keep safe always. Manalangin tayo. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po ay nagpapahayag ng pagsamba, ng papuri, ng pasasalamat sa iyo. Dahil muli binigyan mo kami ng panibagong buhay, panibagong umaga, panibagong pag-asa, panibagong kaligtasan upang makapagpatuloy sa buhay. Dakilang Diyos, naway magamit namin ang buhay na ito na pinagkaloob mo sa magandang paraan. Magamit namin sa kabutihan, dakilang Diyos. Dakilang Diyos, kami po ay nagpapasalamat sa iyong mga salita na pinapaunawa mo sa amin na kailangan naming maging marangal, mamuhay na marangal, mamuhay sa presensya mo.
laging sumunod sa iyong kautusan. Dakilang Diyos, kami po ay patuloy na humihingi ng kapatawaran. Patawarin mo kami at laging makita namin ang nais mo, ang kalooban mo, at yun po ang aming susundin. Dakilang Diyos, patuloy din naming nilalapit sa iyo ang aming mga pamilya, ang aming mga kapwa, ang aming mga iglesia na kinabibilangan, ang buong bansang Pilipinas, ang buong mundo. Kapayapaan po ang aming hinihiling ng ilang Diyos, maawa ka. Heal the world. Ikaw lamang po ang makakatulong sa amin. Dakilang Diyos, ang COVID-19, naway mawala na ito. Ikaw lang po ang aming dakilang manggagamot. At naniniwala kami na ikaw po ang kikilos para mawala ang sakit na ito. Kami ay nagtatalaga ng aming buhay sa iyo at nangangakong maglilingkod sa iyo hanggang sa wakas. Ibibigay namin ang aming buhay para lamang sa iyo. Sa iyo ang pinakamataas na papuri at pagsamba, sa tanging pangalan ni Jesus na aming tagapagligtas at manunubos ng aming buhay. Amen at amen. Mga kapatid kay Kristo, lagi nating tandaan, mahal tayo ng Diyos. Ang Diyos ay sumasa inyo. Mga kapatid, naway maging kalugod-lugod tayo lagi sa Diyos at tayo ay manatili lagi sa Kanyang presensya. Muli mga kapatid, God bless you all and keep safe.